Hi guys! Hi! Kumusta po kayo? Welcome back po sa ating channel. Ngayon po guys, ay ipapakita ko sa inyo yung aking mga ina-unbox na yan from Benguet. Pag-aaralan natin kung ano ba ang pagkakaiba ng Echeverria at Sedum. Guys, hindi ako magaling sa mga succulents pero share ko sa inyo kung ano ba yung nalalaman ko tungkol dito sa ating Echeverria Lawi Hybrid. Sobrang ganda guys! Guys, ang Echeverria and Sedum, ang pagkakaiba nila guys ay yung form ng mga dahon-dahon. Kapag sinabing Echeverria, para siyang rose shape, tapos ano siya, basta parang rose siya na pa-round. Ganun. Tapos kapag sinabing Sedum, ay parang hiwa-hiwala yung kanilang mga ano, mga pangkat-pangkat na mga dahon. May pagka-star shape yung mga dahon nila. Parang ganun. Ito guys, si Echeverria Baekya. Baekya. Echeverria Baekya. Baekya! Hindi siya Baekya guys ha. Baekya. Ang ganda guys ng kanyang form talaga. Sobrang ganda. May pagka-red-red-reddish. Ganun. Pleshy-pleshy. Ayun. Yun nga guys, ang pagkakaiba talaga ng Sedum and Echeverria. Pero ang pinaka-paborito ko talaga, karamihan sa mga succulents ko, is Echeverria talaga. Ayun. Kasi kapag Echeverria, parang gusto ko talaga yung compact na isang ano lang siya. Parang isang tumpok lang siya guys, ganun. Katulad na nga nitong ating binabalatan na yan, na nakipag-agawan pa ako guys sa kakamine niyan. Nag-mine ako. Pwede po bang ma-flex po yung si ano, yung maganda dun sa likod? Ayan. Yan si Echeverria Amazing Grace. Tapos, nung, ma'am, ito po ba? Sabi ng seller. Tapos may nag-mine. Sa akin din napunta kasi nga ako yung nagpa-flex. Ayun. Si Ma'am Michelle po ang ano, siya po kasi yung nagtanong. So, may mga nag-mine. Ako naman guys, na nangyayari na rin sa akin yon na napamine ako kahit na mayroong nagpa-flex. Ganun talaga eh, parang ayun. Pero nakakatuwa kasi, yun talaga, yung seller, kung ano talaga, kung sino talaga yung nagtanong, sa kanya mapupunta. Siyempre, ano, unfair yun sa, ano, yun, nagkagusto dun sa plant na yun. Ito guys, isang uri ng Sedum. Si, ano ba, sino ba to? Si Anetch. Si Sedum Clavatum. Guys, laging sinasabi ng mga seller kapag nanonood ako ng live selling, si Clavatum, Sedum Clavatum ay sobrang mabango. Amoy candy, ganun. Pero nung inamoy ko naman guys, di naman mabango. Amoy Michi. Hindi mabango, amoy Michi. Charot. Ayan. Sabihin guys, mabantot. Charot. Ayan. Niligo naman ako guys, paminsan-minsan. Charot. Ayan guys, ito rin, si ano rin to, si Clavatum din yan. Kung napapansin nyo, siya ay isang uri ng Sedum. Sedum Clavatum ang tawag sa kanya kasi Sedum dahil nga, mapapansin nyo guys, di ba? Yung kanyang mga leaves ay hiwa-hiwalay. Parang, basta hiwa-hiwalay yung mga dahon-dahon niya. Yun, Sedum Clavatum pa rin. Yun. Ewan ko lang guys kung free yung isang Clavatum na maliit. Pero kasi ano eh, pinaghiwalay niya kasi yung ano eh, yung pagbalot ng tissue eh. Ayun, iniisip ko kung free ba yung isang Clavatum. Kasi usually kapag marami kang binibili, may free kay eh. Ayarski, sino nga ba tong ating binabalatan na to? Yan guys, yung nakaka-excite sa pagbubukas ng tissue. Kasi iba talaga yung pakiramdam kapag nakita mo siya ng personal compared doon sa nakita mo siya sa picture lang. So, ayun. Kaya pinapakita ko sa inyo guys para ma-exciting kayo. Ito naman guys ay isang uri din ng Echeverria. Echeverria! Echeverria! Aserehe! Ha? Echeverria Horizon. Yan. Malaki siya guys. Parang bluish sa personal yung kulay niya. Medyo maikom na ikom guys kasi nga syempre nawala sa soil. Kaya hindi siya talagang buhay, parang hindi siya masigla. Pero nakita ko mayroon nang mamasa-masa doon sa mismong sa mismong roots, parang doon na sila umiinom sa mga leaves na nasa baba nila dahil nga wala silang
wala sila sa soil. So, ganun. Yan! Ito guys, gantang-ganta ako dyan, na-mind ko talaga, pina-flex ko din yan. Ma, pwede mo bang ipa-flex po yung ano, yung nasa likod na black? Siya pala si Echeverria Black Prince, guys. Meron siyang isang baby sa ano, sa gilid. Actually guys, ayoko talaga ng may baby sa ano, sa gilid-gilid ng mga Echeverria ko. Gusto ko talaga isang compact lang siyang, isang punggok lang siya. Siya si Echeverria Black Prince Mutation. Hindi ko lang alam ba't may mutation. Ano kaya ibig sabihin may mutation pa sa dulo? Ayan, Echeverria. Echeverria. Ito guys, lagi ko napapanood sa mga vlogger, mga plant vlogger, si Sedum Morganianum Burrito. Lagi lang sinasabi na burrito, pero yun, nag-search ako, siya pala isang uri din ng Sedum dahil nakikita nyo naman, di ba, nakahiwa-hiwala yung mga dahon-dahon. Tapos, siya din ay si Morganianum Burrito. Ayun. Sabi ng mga ibang mga ano, napapanood ko na nagba-vlog tungkol sa mga plant na, tungkol sa plant na ito, na si Burrito, mahirap alagaan. Ewan ko lang kung mabubuhay ko siya, kung mabait ba siya, or husungitan lang ako. Charot. Ayun naman guys. Ayan. Hindi ko lang sure guys kung ito ba ay isang uri ng Echeverria eh. Pero dahil nga sa basihan ko na ang Echeverria ay parang pa-rose siya, na round siya, rounded siya, na rose shape. Yun guys, kasi kapag sinabing Echeverria, parang rosette. May rosette. Parang ibig sabihin ng rosette, pinag-igsing rose and shape. Rosette. Rosettes, ganun. Rosette, rose, hyphen, shape. Rosette. Ayan nga guys, ang rosette ng ating mga succulents, yun yung ano, yun yung parang nag-overlapping leaves from dun sa tuktok na pinaka-succulent natin hanggang sa mismong ugat, yung mga leaves niya nakakumpul-kumpul. Ayan si Echeverria Dugong, di ba? Napapansin nyo? Yun nga. Parang kumbaga magkakalapit, dikit-dikit yung kanilang mga leaves. Yun yung pagkakaunawa ko sa rosette. Thank you so much guys for watching!